Hindi po ako nag-lock yan. Galing po ako sa labas. Ha? Eh, sino nag-lock? Dilaw. First date natin, Dilaw? At least ako, nag-BS. O, sabi mo, magre-red ka. Sinubukan ko, kaya lang, mahuhuli kasi ako eh, kaya tumakas na lang ako dun sa bintana namin. Ba't ka kasi bawal umuwi? Eh, huwag mo nang tanungin. Okay na yun, importante nakatakas ako. Oh, sige. Hindi na kita tatanungin. I-enjoy na lang natin yung date natin. Shall we? Sige. Puting ba? Dilaw na dilaw ka. At least napag-lipstick ka. Good evening. May reservation, sir? Ah, sa pangalan mo. Tumawag na ako. Mark. Mark Peters. Mark Peters. Talaga? Mm-hmm. Tignan mo. Ito, sir. This way. Ba? Your table, sir. Thank you po. Sige. Thank you. Saan tayo? Dito? Please. Thank you. Maganda ka ngayon. Thank you.
Last Supper. Creative way to die. Di ba? Okay? Yep. Oh. Sandali. Pwede ba tikman na muna natin? Bago mo lagyan ng lason. Sige na, bigyan ko yung plato mo. Okay. Dali na. Masarap. Way to die. Diba? Yes. Kaya lagi kami kumakain ng family ko dito eh. Mm. Diba? Oh, kaya gusto mo dito, sandali! Kaya gusto mo dinadala pamilya mo dito. Kasi gusto mo silang maramdaman bago ka mamatay. Sayang naman yung pagkain natin. Malami natin in order. Tingnan ako, mahinga na muna. Ikaw, dinadaan mo ako sa kwento eh. Akin na nga yan. Talaga. Carmina! Carmina. Nagdadalawang isip ka na, no? Wala. Baka gusto mo lang ako pakilala sa mga magulang mo. Mali mo, magustuhan nila ako. Huwag na kaya natin. Ituloy ito. Ikaw, paala ka. Desisyon mo yan. Sige, hindi lang. Okay. O sandali, isa ka pupunta. Tuloy na tayo. Masyado tayo nadadalay. Ha? Okay. Sandali, sandali. Pag-isipan mo. Pag-isipan mo na lang, okay? Sige, di kita guguluhin. Pag-isipan mo lang. Ano ba? Please, sige, magkita lang tayo bukas. Sige, pupuntahan kita. Sa saan? Pupuntahan na lang kita. Sa church? Oo. Sa simbahan? Pupuntahan kita. Anong oras? Sige. Hintayin kita. Kaya mo pa. Nay? Mawalang galang na ho. Naalala niyo ba ako? Tsaka yung babaeng kasama ko? Inihintay ko siya. Ah, oo. Nung isang araw pa yun eh. Oo. Oo nga eh. Ang dami na ho kasi nangyari. Parang matagal sa akin. Ay, kami din. Naalaala mo yung matandang babaeng kasama namin. Si Ate Cora. Namatay siya kahapon. Inatake sa puso. Condolence po. Mm-hmm. Salamat. Eh, sino ba yung hinihintay mo? Ah, yung kasama kong babae. Kausap niya ata siya paglabas ko eh. Payato na naka-floral dress. Maganda ho siya. Wala ka namang kasama noon ah. Meron. Kinausap pa nga siya ni Cora. Nagtago pa nga sa likod niya eh. Wala. Meron. Wala? La! Mano po, La. Mano po. Kawaan ka ng Diyos. Sige na. Susunod na ako. Kausapin ko lang binatang ito. Alam mo, anak. Po. Pinipilit ni Ate Cora at ni Anita na may kasama ka. Pero kahit malabo ang mga mata ko, nakikita ko. Wala ka talagang kasama. Naku, imposible ho yun. Nung araw na yun, nandito kami para ipagdasal ang Ate Cora ko. At alam namin na malapit na ang oras niya. Kahit yung si Anita, kaibigan niya ng ate sa cancer ward. Alam mo, nung kinakausap ni ate, nung nakipag-usap siya sa hangin, natakot na ako eh. Ate, sinong kausap mo? Ah, ganun ba? O sige,
Magtago ka lang dyan. Pagpasensyahan mo na itong si Sita. Malabo kasi mata. Nung gabing mamatay ang ate, sinabi niya sa akin na bumalik ako dito para hanapin yung babae at sabihin na nagpapasalamat kami. Huwag kayong mag-alala, hindi na kayo mahihirapan. Dahil napanatag na ang loob niya. Maraming salamat, Ineng.